Dahil sa pagmamahal, ibinibigay natin ang lahat magkaroon lamang ng maayos na buhay ang taong mahalaga sa atin. Subalit tama ba itong gawin? Kung iisipin din ang pansariling kapakanan? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Nagkamali ako na hindi nagtira ng para sa akin. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Ay, nako! Ah, nakakapagod mamili. Ang taas-taas naman ang mga bilihin. Mabutit nakauwi na rin ako. Janine! Oh, Janine, heto na yung pinabili mong gamot sa akin. Aba, nasa na ba yun at walang sumasagot? Aray, yung amoy na yun. Parang may nasusunog. Ay, Diyos ko! Umaapoy na yung niluluto! Ay, naku, Diyos ko! Tubig! Tubig! Kailangan ko ng tubig! Nakatulugan ko po kasi ang pagpiprito ng isda. Naku! Eh, dapat kapag nagluluto ka, eh, huwag mong iiwan! At saka huwag kang matutulog! Ano ka ba? Masakit po kasi ang ulo ko eh. Ay, hindi katwiran yan! Isa na hindi ka nalang nagprito. Tingnan mo tuloy. Muntik na tayong masunog. Mabuti na lang dumating ako. Pasensya na po. Hindi ka kasi nag-iingat. Hinayaan mo lang sanang ako yung gumawa dito sa kusina. Eh, kung ganyan din lang yung mangyayari. Hindi ko naman po sinasadya, Chapasing. Palibasa! Wala kang hirap sa pagpundar ng mga gamit dito. Kaya wala kang malasakit. Alam ko namang hindi mo ginusto ang nangyari. Oo naman. Gugustuhin ko bang masunog ang niluluto ko? Saka ang importante, walang masamang nangyari sa'yo. Saka hindi naman nasunog ang bahay. Kaya lang, nagagalit sa akin si Chapasing. Hayaan mo. Ako nang bahala sa kanya. Sama na tingin niya sa akin eh. Nag-aalala lang yun. Pakiramdam ko tuloy. Para bang napakawalang kwentang tao ko. Ah, Janine, huwag kang mag-isip ng ganun. Talaga? Hindi ka galit? Hindi. Hindi. Paano ba naman ako magagalit sa'yo? Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Alam mo lang na maging mag-asawa tayo. Naging kumpleto ng buhay ko. Kaya hindi ako pwedeng magalit. Saka, mahal na mahal kita. Walang sino man ang pwedeng maghiwalay sa atin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, eh normal lang naman siguro, Tony, na makaramdam ako ng inis dahil doon sa nangyari. Pero hindi naman po yung ginusto ni Janine. Hmm? Sabi po kasi niya, masama ang tingin niyo sa kanya. Masyado naman siyang sensitibo. Tiyan, huwag naman po kayong mainis kay Janine. Hindi rin naman kasi nakakabuti sa kanya yung nag-iisip siya. At bakit naman? May problema sa kanyang puso si Janine. Yung pag-iisip, yung sobrang galit o takot at labis na pagod, hindi yun makakabuti sa kanya. Sus. Kaya sana, huwag niyo na pong pabigatin ang loob niya.
Paseng, eto. Uminom ka muna ng salabat. Hey. Eh, bakit parang pinagsaklo ba ng langit at lupa yung itsura mo? Wala. Wala ito, Luis. Ano bang wala? Hindi ka magkakaganyan ng walang dahilan. Saka ngayon lang kita nakitang ganyan. Dati pag napapadaan ka rito sa bahay, masaya ka. Huwag mo na lang akong pansinin. Itong matandang to. Sumasakit na naman ba yung rayuma mo? Ano? Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Kasi ako rin. Umariyan na naman kagabi ang rayuma ko. Ay buti na lang, epektibo yung pampahid na binigay sa akin ng apo ko. Ano ba talaga ang problema mo? Si Tony. No. May alitan kayo ng anak-anakan mo? Nagbago na kasi siya eh. Di na siya tulad nung dati. Para bang baliwala na ako sa kanya. Iniisip mo lang yan. Nagbago na siya. Wala nung mag-asawa. Tapos na ako sa paglilinis itong sahig nang dumating ka. Oo nga. Mukhang sinipag ka na naman. Aha! Uy! May nabanggit ka pala sa akin kanina. Sabi mo, mukhang magiging problema niyo ni Tony ang tiyapasin niya? Oo, Sally. Yun kasi ang nakikita ko. Eh di pakisamahan mo na lang ng maayos. Pakibagayan mo. Eh sana nga, ganun kadali lang. Alam mo, wala kang magagawa kundi pakisamahan siya. Tsaka diba, ang tiya niya nagpalaki kay Tony dahil kwento niya sa'yo, maliit pa siya nang iwan ng tatay niya. Tapos namatay naman sa aksidente ang nanay niya. Kaya bali ang tiya pasing na niya ang naging nanay at tatay niya. Oo. Kaya malaki ang utang na loob niya sa kanyang tiya. Kaya kayang-kaya mo yan. Sabi nga ng ibang matatanda, dapat ang gawin mo, kung ano ang tugtog, siyang isasayaw. O, di ba? Alam mo na kung anong ibig ko sabihin. Madaling sabihin, pero ewan ko kung kaya kong gawin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Normal lang na mapagsabihan ng tiyapasing mo ang asawa mo. Nanay mo na siya, di ba? Dahil sa kanya ka lumaki. Greg, ayoko kasi nakikita na sumasama ang loob ni Janine. Pero okay lang sa'yo na magdamdam ang tiyapasing mo. Eh, hindi naman sa ganun. Eh, timbangin mo na lang yung sitwasyon. Hanggat maaari, wala kang kakampihan. Eh, pwede ba naman yun? Eh, nasa sa'yo yun. Kaya nga, hindi ka rin pwedeng magpadalos-dalos sa sasabihin at desisyon mo. Dahil, pinagdaanan ko ng ganyan at hindi madali. Kanina ka pa nakatitig sa akin, ha? Nagagupuan ka na naman sa mister mo, ano? O baka naman gusto mong may mangyari? Sobra ka. Katatapos nga lang natin. Eh, baka kasi kulang pa, eh. Ready pa ako? Hindi. Ano kasi, Tony? Posible ano? Kaya kung bubukod na lang tayo? Ha? Teka, bakit bigla mong naisip yan? Para may privacy tayo. May privacy naman tayo dito, di ba? Kahit anong gawin natin, pwede.
May sarili namang kwarto si Chapasing. Saka sa mga magulang ko ang bahay na to. Pero... mahirap kung mangungupahan tayo. Saka siyempre, kailangan mag-ipon tayo para sa magiging anak natin, di ba? May problema pa rin ba kay Chang? May sinasabi ba siya? Wala naman. Pero siyempre, iba pa rin kalulang tayo. Janine, hindi naman magiging problema sa atin si Chang. Saka kailangan natin siya. At hindi ko rin siya pwedeng pabayaan. Luis, tingnan mo ay mga kapitbahay mo. Parang tayong pinag-uusapan. Uy, paano nga? Ang aga-aga mo raw mga kapitbahay. At ligawan ako. Sus! Tumigil ka nga, matanda ka. Anong nililigawan kita? Yun ang iniisip nila. Uy, Luis, walang mali siyang pagpunta ko dito sa'yo. Gusto ko lang na meron akong nakakausap. At saka... hindi ko sisirain ang magandang alaala ng namayapa akong kaibigan na si Roseng na asawa mo. Alam ko naman yon. Saka nangako ako kay Roseng na wala akong ibang mamahalin kung hindi siya. Kahit wala na siya. Ay, mga tao talaga, oo. Mapaghinala. Hayaan mo na lang sila. Ang mahalaga, malinis ang konsyensya natin. Wala tayong maling ginagawa. At magkaibigan lamang tayo. Kusabagay. O, tama naman yung totoo yun. Ay, makauwi na nga muna. Meron pa akong tatapusing trabaho sa bahay. Ginawa mo! Chang, bakit po? Naku! Binabad ko lang po sa sabon ng mga maruruming damit. Eh, hindi mo inayos eh. Nahawahan ng ibang damit. Wala naman pong puti riyan. Puro decolor po yan. Oo nga, walang puti. Pero itong ganitong matitingkad na kulay na tulad nitong pula, ay dapat hindi mo sinasama. Ay, yan tuloy oh. Nahawahan yung ibang damit. Eh, hindi na magagamit na pangalis ng asawa mo ang ibang nahawahan na damit. Tsaka, naman, ano ba ito? Paborito kong damit na pansimba, nahawahan na rin ako. Ang mahal ng bili ko dito. Naku, eh, pasensya na po, Chapasing. Hindi ko alam na kahit pala puro de color eh, nagkakahawahan din pala ng kulay. Hindi ka kasi nag-iisip. Eh, sana kung hindi ka sigurado eh, nagtatanong ka man lang. Para kasing wala kang tiwala sa akin eh. Puro na lang paninira ng gamit ang alam mo. Di ko alam kung saan ka ba nakuha ng pamangking ko at wala kang kaalam-alam. Kaya nga po, humihingi ako ng sorry. Ha? Wala nang magagawa yan, sorry mo. Chapasing! Chang! Tony! Nasaan si Janine? Nasaan ang asawa ko? Nandun sa kwarto niyo. Bakit hindi niyo pa dinala sa doktor? Eh, sabi naman niya okay na siya. Ayaw niya rin magpadala sa doktor. Ako naman, marami pa namang trabaho sa opisina. Inabahan na tuloy ako eh. Pasensya ka na. Pupuntahan ko lang si Janine. Okay lang ako, Tony. Kaya huwag ka na magpanik. Paano kung may nangyari sa'yo? Nagsikip lang ang dibdib ko. Tsaka nahilo. Ganun lang naman. Nilalang mo lang yun? Basta, ayos na ako. Yun ang importante.
Hindi na rin kailangan pang dalhin pa sa ospital. Pahinga lang ito. Pinasama na naman ang tiyang ang loob mo, ano? Kasalanan ko rin naman kasi. Hindi ko inaayos ang trabaho ko dito sa bahay. Hindi niya naman dapat ginagawa yon. Sinabi ko naman sa kanyang kondisyon mo pagkatapos, wala pa rin siyang pagbabago. Uy, huwag ka nang magalit sa kanya. Eh, parang nananadya na siya eh. Tony, ano ka ba? Ganin, inaalala ko lang ang kalagayan mo. Paano kung may mas grabing nangyari sa'yo? Umiiwas lang tayo sa mangyari na pwede mong ikapahamak. Sinisisi mo ko, Tony. Chang, yung galit niyo kay Janine ang dahilan kung bakit siya nahirapang huminga. Sorry. Sorry na. Huwag naman sana kayong mainis sa akin. Eh kasi pakiramdam ko, ang sama-sama ako ng tao. Wala naman mo kung sinasabing ganun, di ba? Eh kaya lang naman tumaas yung boses ko. Kasi nga, pati yung paborito kong damit. Nahawahan ng ibang kulay. Tiyang, damit lang naman yun. Kahit na ba? Mahalang pagkakabili ko nun, ah. O, hindi papalitan ko. Ay, babayaran ko. Hindi naman ganun. Ang gusto ko lang, ayusin niya yung kanyang mga ginagawa. Kung meron siyang hindi alam, aba, eh magtanong siya. Hindi yung sige lang ng sige. Kahit hindi naman sigurado kung ano yung ginagawa niya. Ay, di nagagalit nga kayo sa kanya. Ay, anong gusto mo? Matuwa ako? Yan naman nahirap sa'yo. Mula nang mag-asawa ka, nagbago ka. Tiyang naman? O, totoo yun. Hindi na ikaw yung Tonyo na pinalaki ko. Malaki na pinagbago mo. Parang ang wala na akong halaga sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay nako, tama na yung pag-iyak mo pasi. Kasi hindi ko mapigil ang umiyak. Pumapangit ka na kasi. O, itong basahan. Punasan mo yung luha mo. Bakit naman basahan? Bakit ano palagay mo sa mukha ko? Maruming mesa? O, eh, itong gusto mo. Itong karsosilyo ko na lang. Uubarin ko para may pamunas ka. Sira, ulo ka talaga. Matanda ka. Napakahanay mo. Ikaw naman. Pinatatawa lang kita. Masyado ka kasi nagdadrama. Kasi yung inalagaan ko ng mahabang panahon, wala nang amor sa akin. Bakit mo yan laging iniisip mo? Eh, ganun yung ginagawa niya. Pasing, dapat intindihin mo rin siya. O, bakit? Di ko ba siya iniintindi? Iniintindi ko siya, Luis. Pero akong hindi naiintindihan ang dalawang yun. Sandali na. Nagseselos ka ba? Saan? Sa asawa ni Tony. Masyado mong dinaramdam yung pagbabago niya. Dahil mas napapansin niya at nabibigyan ng panahon ng asawa. Mag-iingat ka. Huwag kang masyadong magpapakapagod, ha? Okay. Bye, mahal. Mm-hmm. Ang sweet naman. Uy, ikaw pala, Greg. Eh, malapit ko na matapos yung financial report na kailangan mo. Oh, hindi ko pa naman kailangan. Ah, siya nga pala. Okay na ba sila? Ang tiya mo at si Janine? Hindi naman sila nag-aaway. Pero sabi mo, nagkakaroon sila ng samaan na loob. Yun na nga ang iniiwasan kong mangyari. Dahil ako ang siyang naiipit.
akin na yan, Janine. Ako nang gagawa niyan. Ako nang magbababad ng mga damit na marurumi. Gagamitin ko itong pride detergent powder. Kaya ko na po ito, Chapasing. Ako na lang. Baka mamaya isipin pa ni Tony, pinahihirapan kita dito sa bahay at ginagawa kitang alila. Wala naman po ako sinasabing ganun sa kanya. Malay ko ba? Baka mamaya dyan eh, himatayin ka na naman. Chang, galit po ba kayo sa akin? Bakit? Sa tingin mo may dahilan para magalit ako? Ewan ko po. Oh, dadalhin ko na to sa labas itong maruruming damit. Doon na rin ako maglalaba. Tutulungan ko na po kayo. Hindi na. Magpahinga ka na lang hanggat gusto mo. Para walang masabi ang asawa mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit masama ang pakiramdam mo? Nagpakapagod ka na naman, ano? Hindi. Oy, bakit nangihina ka? Kasi nahirapan na naman akong huminga. Si Chapasing ba? Huwag ka nang magalit sa kanya. Hindi naman pwedeng wala akong gawin. Tony, ayoko magkasamaan kayo ng loob. Janine, hindi naman pwedeng lagi na lang pinasasamahan niya ang loob mo. Iintindihin ko na lang siya. Hindi maaaring ikaw na lang ang iintindi kung hindi naman makakabuti sa kalagayan mo. Baka naman nabibigla lang siya sa mga sinasabi niya. Dahil siyempre, may edad na rin siya. Kaya hayaan mo na lang. Gusto ko pa rin siyang kausapin. Kasalanan ko na naman pala. Wala naman po akong sinasabing ganun. O eh, ano yung gusto mo sabihin yan? Sumasama yung pakiramdam ng asawa mo dahil hindi niya nagugustuhan yung mga sinasabi ko. Chang, dapat iniintindi niyo na lang si Janine. O bakit? Wala na ba akong karapatan na punahin at pagsabihan siya pag meron ako nakikitang mali sa kanyang mga ginagawa? May sakit po siya. O yun, kaya hahayaan ko na lang. Eh, paano kung may masamang mangyari sa kanya? Kaya niyo bang panagutan yun? O bakit kasi? Yan agad ang iniisip mo, Tony. Ayoko lang na umabot pa sa ganun, Chang. Mas mabuti na po yung nag-iingat. Ang gusto mo, maging tuod na lang ako sa bahay at panoorin ko na lang yung mga nangyayari dito? Gusto mo akong rendahan sa gusto kong gawin? Yan ba? Yan bang gusto ng asawa mo? Wala naman pong sinasabing ganun si Janine. Aba! Eh gusto yata ng asawa mo, eh siya na lang ang masusunod. At wala na akong gagawin dito kundi umuo na lang sa kanya kasi may sakit siya. Sinasabi ko na nga ba, kaya ang aga-aga mong kumatok dito sa bahay dahil iiyakan mo na naman ako. Hindi na talaga ako importante, Luis. Dagdag problema lang ako. Yun ba sabi ni Tony sa'yo? O, hindi niya nga lang sinasabi yun. Pero yun yung gusto niyang iparating sa akin. Puro ka na lang hinala. Luis, hindi ako manhid. Nararamdaman ko yun. Ay, nako. Bahala ka na nga. Mahirap talaga kapag ganitong tumatanda. Tingin sa tulad natin, hindi na kailangan. Wala lang halaga. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ay, yun nang pinararamdam sa akin. Ay, nako. Sana pala nag-asawa na lang ako at nagkaroon ako ng maraming anak. Para may iba akong mapupuntahan. Hindi yung ganito. Nagtitiis ako. Pinagpipilitan ng sarili na kukupin kahit ayaw na sa akin.
Chang? Siya pa, Sing? Chang, nakahain na po. Kakain na po tayo ng hapunan. Chang? Chang, kakain na po. Parang walang naririnig. Chapasing! Kakain na po tayo! Lumabas na po kayo ng kwarto! Hindi ako nagugutom. Eh, kanina pong tanghali, hindi na kayo kumain eh. Hindi nga ako nagugutom. Kayo na lang ni Tony kumain. Chang, gusto niyo ba? Dalahan ka na lang ni Tony ng pagkain? Hindi na. Sige na, kumain na kayo. Huwag niyo akong pagkaabalahan. Pero Chang! Hindi nga ako nagugutom. Matutulog na ako. Ay, nako. Ang hirap yayain. Eh, sige po, Chang. Mauna na kaming kumain ni Tony, ha? Kapag nagutom kayo, lumabas na lang kayo nitong kwarto para kumain. Nasaan na si Chang? Ayun. Ayaw. Busog daw siya. Busog? Sabi mo, hindi pa siya nananangalian. Eh, ayaw niyang lumabas ng kwarto eh. Oh, nagtatampo na naman yun. Ganyan yata talaga kapag tumatanda. Matampuhin masyado. Sobrang sensitive. Kasi hindi niya gustong napagsasabihan siya. Tamang-tamang dating mo. Wala akong ginagawa dahil katatapos ko lang maghugas ng plato. Buti naman, napasyal ka sali. Eh, hindi ka kasi nagagawi sa amin. Kaya naisipan kong puntahan ka. Mm-hmm. Oh, nag-iisa ka yata rito sa bahay. Nasaan si Aling Pasing? Umalis. Baka nasa kapitbahay. Kapitbahay? May pinupuntahan yung kaibigan. Madalas, doon nagpupunta yon kapag ka masama ang loob. Ganon? So, ibig sabihin, meron siyang sama ng loob ngayon? Madalas naman. Kanino? Sa akin. O kaya kay Tony. Ay, hindi pa rin ba natatapos ang issue na yan? Eh, mukha namang hindi matatapos. Kasi nga, kahit konting bagay lang, pinalalaki niya. Nako, mahirap ang ganyan. Baka mamaya kayo pa ni Tony mag-away dahil kay Aling Pasing. Ay, hindi mangyayari yan, Sally. Dahil kung merong kakampihan ng asawa ko, tiyak, ako yun. Oh, bakit? Uy, ano nangyayari sa'yo? Ay, ilang araw na masama yung pakiramdam ko. Ha? Naduduan ako. Hindi kaya... Nantis ka? Ha? Baka yan na yung matagal niya nang hinihiling ni Tony. Magkakaanak na kayo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O ano, kumusta ng pakiramdam mo? Okay na ako. Hindi na ako gaano nahihilo. Oy, teka, saan ka pupunta? Talang, kukuha lang ako ng tubig. Nauuhaw kasi ako eh. Ako na lang ang kukuha. Kaya ko naman eh. Ako na lang. Huwag ka nang magkikilos. Baka mamaya niyan, matumba ka pa. Dapat magdoble ingat ka kasi nga, buntis ka. Sige na nga. Ikuha mo na lang ako ng tubig. Mahirap na kasing may masamang mangyari sa inyo ng magiging baby natin. Huwag kang masyadong magpakapagod, ha? At kung may kailangan ka, sabihin mo na lang kay Chapasing. Okay, sige. Bye. Nakakailang tawag ka sa mismo sa maghapon, ha? Chine-check ko lang, Greg. Ba talaga mag-alaga ang kaibigan ko? Okay, alam mo naman, nagdadalang tao siya. Excited ka na sigurong lumabas ang anak niyo, no? Siyempre naman. Alam mo, minsan nga naiisip ko,
Paano ko kaya kakargayin yung anak ko paglabas niya? Teka, ilang buwan na ba? 3 months na, pare. Eh, mas lalo mo siyang pag-ingatan, ha? Eh, kaya nga, lagi ko siyang pinaalalahanan, eh. Saka malaking bagay na may kasama siya sa bahay para hindi siya napapagod at nahihirapan. Hindi man lang binuhusan itong CR. Kiniwan na may laman. Ano ba yan? Eh, gusto yata eh, may tagahubuhos pa. Balahura naman, oo. Ay, Chang, pasensya na po. Kasi nahirapan nung kanina, eh. Sus! Saka kasi nakaramdam ako ng konting hilo at nahirapan ako sa paghinga dahil naglinis nga po ako ng kusina. Dami namang dahilan? Yun po naman kasi ang totoo, Chang. Ay, hindi lang naman isang beses mo itong ginawa. Ay, ba diba sa talagang ganyan na ugali mo? Marumi ka sa bahay. Hindi naman po. Sus! Huwag mo na nga akong daanin sa arte-arte na yan! Oh! Oh, ay, nako! Huwag mo akong pag-artehan yan! Ah, huwag kang umarte! Huwag kang umarte! Janine, ano nangyayari sa'yo? Ha? Dinudugo ka! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tony. Salamat naman at nagising ka na, Janine. Ang baby natin. Wala ka nang dapat ipag-alala. Ligtas na siya. Sabi ng doktor, hindi naman naka-apekto sa kanya yung naging pagdurugo mo. Nag-spotting ka lang daw. Salamat sa Diyos. Si Chapasing, kasalanan niya, di ba? Kasi pinagtaasan ka na naman ng boses. Huwag mo na siyang kumprontahin. Hindi niya ako pinakikinggan. Wala naman nangyaring masama. Hihintayin pa ba nating may mangyari sa'yo? Sumusobra na siya. Gusto ko nang mapikon. Sinisisim mo ko. Saan nangyari kay Janine? Chang, ikaw lang ang kasama niya rito sa bahay. Dinugo siya dahil in-stress ninyo. Pinagtasan niyo ng boses. Masyado lang sensitibo yung asawa mo. Ay, ganun naman ako eh. Minsan madaling mainis. Pero alam niyo yung kalagayan niya. Masela ng kanyang pagdadalang tao. Isa pa, may problema siya sa puso. Sabi ko sa inyo, di ba? Intindihin niyo na lang at pagpasensyahan si Janine. Paparo kung may masamang nangyari sa kanya. Chang, sana iniisip niyo yun. Oo na. Mali ako. Sige, kasalanan ko. Aminin ko na. Masaya ka na ba? Ha? Kasalanan ko na. Hindi ko pinagmamalasakitan ng asawa mo. Wala akong kwenta. Iyan palagi ang iniisip mo. Luis, puro na lang mali ang nakikita niya. Kulang na lang paalisin ako para masiguro niya ligtas ang asawa at magiging anak niya. Ang sabi ko sa iyo, iba na ang sitwasyon ngayon dahil nga may asawa na si Tony. Kung ano man yung dating nakikita mong pagiging malapit sa iyo ni Tony, magbabago yun. Dahil nga may asawa na siya. Ang sabihin mo, hindi ako importante. Kasi hindi naman niya ako totoong nanay. Tiyahin lang niya ako. Kaya wala siyang pakialam sa akin. Ay, naka. Ay, sige, sige, sige lang. Sige lang. Iiyak mo lang yung sama ng loob mo para lumuwag ang pakiramdam mo. Wala akong ibang inisip kundi ang mapabuti siya. Inako kong responsibilidad dahil ipinagbilin siya sa akin. Lahat ng mga pagpapasaya pilit kong binigay. Isinakripisyo ko maging ang sarili kong kaligayahan. Pero pinagsisisihan ko yon. Nagkamali ako na hindi nagtira ng para sa akin.
Pinuntahan mo na ba sa kanyang kwarto si Japasing? Oo, pero hindi sumasagot. Baka tulog pa. Nagtatampo pa rin yun. Ay, hindi na bago yun. Sige na, kumain ka na. Pupuntahan ko siya. Ako na lang makikipag-usap sa kanya. Mabuti pa nga. Chang? Chapasing? Lumabas na po kayo dyan. Tara na ho. Lalamig ang almusal. Hindi pa rin siya sumasagot. Ayan. Di naman nakalak ang pinto ng kwarto niya. Chang? Chapasing? Ano? Bakit nagkalat ang gamit niya? Wala siya dito sa kwarto niya. Umalis siya. Wala rito si Paseng. Hindi po ba siya dumaan dito? Hindi. Ilang araw na nga siyang hindi nagagawin din eh. Bakit? Pagising namin kanina, oh. Wala siya sa kanyang kwarto at naggalat ang kanyang mga gamit. Umalis siya? Opo, Tata Luis. Ba, hindi ko inaasahan na gagawin niya yun. Iniisip ko nga, baka nandito siya. Wala naman pala. Saan kaya nagpunta ang taong yun? Nag-away ba kayo? Napagsabihan ko lang naman po siya. Alam mo, Tonyo, madalas may mga kinikwento siya sa akin. Yung mga hinanakit niya sa'yo. Naging madamdamin kasi ang Chang. Eh, yun nga lagi kong ipinauunawa sa kanya. Hindi siya dapat magdamdam sa'yo. Ang iisip ko lang naman kasi yung kapakanan ng asawa ko. Dahil nga nagdadalang tao siya. Uy! Saan siya maaaring pumunta? Hindi ko nga rin po alam. Dahil hindi ko kilala ang iba pa niyang kaibigan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakokonsensya ka, Kamo? Medyo lang. Bakit? Kasalanan mo ba kung umalis si Aling Pasing? Alam ko kasing akong dahilan nun eh. Pero wala kang kasalanan. Tsaka, totoo namang ang Tia Pasing ni Tony yung dahilan kung bakit ka dinugo. Nakakontribute lang naman yun. Kasi nga araw-araw, nai-stress ako. Baka may makita siyang hindi niya gusto sa mga ginagawa ko. Dapat kasi hindi ka na lang niya pinakikialaman. Hindi naman niya may iwasan di gawin yun. Oo, paano yan? May balita na ba kayo sa kanya? Wala pa nga eh. Sana naman okay siya. Kung nasaan man si Chapasing. Ting, kumusta na po kayo? Ay, okay lang po ako, ma'am. May naaalala na po ba kayo tungkol sa address ng bahay nyo? Pwede ko kayong maihati doon. Ay, hindi ko pa rin maalala. Ganun ba? Basta, kung may maaalala po kayo, kahit landmark lang o palatandaan, sabihan nyo agad ako, ha? Gusto nyo na po ba akong paalisin dito sa center? Ay, naku, hindi po. Hindi po ganoon, Lola. Eh, para nga po talaga sa mga gaya nyong senior citizen ng lugar na ito. Lalo na yung wala nang kamag-anak. Kaya lang, alam ko, nag-aalala na sa yung mga kapamilya mo. Baka hindi po. Eh, bakit naman po hindi? Lola Pasing,
Nag-aalala na ho yun. Hindi nila alam kung saan kayo pupuntahan. O siya, sige po. Maiwan ko po muna kayo at may kailangan lang akong asikasuhin. Baka nga, hindi na ako iniisip ni Tony. At natuwa pa silang mag-asawa. Nawala na ako sa bahay. Tutal, hindi ako malaga sa kanila. Nagugulo ko lang sila at binibigyan ng problema. Kaya ayoko nang umuwi doon. Mas gugustuhin ko pa rito sa center. Kaya itutuloy ko na lang ang pagkukunwari na hindi ko maalala ang aking tirahan. O sige, salamat sa ibinigay mong impormasyon. Ngayon mapapanatag ng loob ko. Sige, salamat ulit. Tony, sino tumawag sa'yo? Isang kakilala, pare. Ibinalita niya sa'kin na nakita niya si Chapasing. Mamaya daw, isi-send niya sa'kin ang picture na kinuna niya sa isang center nang magpunta sila para magbigay ng donasyon. Nasa isang center pa lang tsahin mo? Oo, pare. Eh, okay naman pala eh. Kaya nga, nabawasan na kahit paanong pag-aalala ko. Anong plano mo? Susunduin mo ba si Ron? Hindi na muna, Greg. Ha? Sigurado ka? Oo. Pare, kung iiuwi ko siya sa bahay, eh baka mamaya niyan. Tuluyan na may mangyaring hindi maganda sa mag-ina ko. Eh, kawawa naman siya kung hayaan mo lang siya doon. Lalong iisipin nun na wala kang pakialam sa kanya at pinabayaan mo na siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kailangan, huwag kang magpakapagod. Yung mga marurumi nating damit, ako nang bahala doon. Para bukas, day off ko naman, di ako na makikipag-wrestling sa kanila, di ba? Tony, si Chapasing nga pala, ano kaya kung sunduin na lang natin? Okay lang naman kung kasama ko na uli siya rito. Para ano? Para may stress ka? Naawa kasi ako sa kanya eh. Alam ko, nalulungkot na siya dun sa center. Siya naman na may gustong umalis dito eh. Saka ko na lang siya pupuntahan kapag nakapanganak ka na. Pero... Janine, ikaw lang ang iniisip ko. Ayoko madagdagan pang hinanakit niya sa'yo. Malaki ang utang na loob mo sa kanya. Alam ko naman yun. Pero siyempre, ayoko namang dahil sa kanya may mangyari sa'yo. Kaya tama lang na doon na muna siya. Makikibalita lang sana ako. Wala pa rin po akong alam, Tata Luis. Sana kaya nagpunta si Pasing? Ilang buwan na rin siyang nawawala. Eh, manganganak na ang asawa mo, hindi ba? Oo. Pero sana nga po kung nasaan man si Chang, maayos ang kalagayan niya. Sige po, Tata Luis. Papasok na po ako sa trabaho. Ay, siya. Sige, oh. Hindi ko na kailangan ipaalam pa kay Tata Luis kung nasaan si Chapasing. Mamaya, puntahan pa niya. At malaman niyang alam ko pala. Pero hindi ko naman sinusundo doon sa center. Gusto niyong dito lang kayo sa quarters niyo? Opo, ma'am. Nasa labas ang ibang mga lolo at lola. Okay lang ako dito. O, eh, kayo po.
Kayong bahala. Basta kung magbabago po ang isip nyo, lumabas na lang kayo, ho? O sige po, Lola Pasing. Sige po. Salamat po. Ilang buwan na rin ako dito sa center. Nakakahinip na rin dito. At kahit may tampo ako kay Tony, nami-miss ko na siya. Gusto ko siyang makita. Siya kaya? Naiisip pa kaya niya ako? Sinubukan ba niyang hanapin man lang ako? O wala na talaga siyang pakialam sa akin? Kinalimutan na yata niya ako. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Ayaw kong dilawin ng antok. Hindi ka pwedeng magpuyat. Makakasama sa baby natin. Nahihirapan na rin kasi ako matulog, Tony. Dahil minsan, sumisipa ang baby natin. Oh, ayan mo. Yun mo, tingnan mo, tingnan mo. Baka may tiyan kung gumagalaw siya. Oo nga. Parang gusto nang lumabas. Oo nga. Baby, huwag ka naman masyadong malikot. Nahihirapan si Mami. Narinig kaya to, oh. Bigla siyang huminto sa paggalaw. Sana walang maging problema sa panganganak mo, Janine. Oo nga. Pero sabi ng doktor, dapat mag-ready tayo. Para kung hindi ko talaga kakayanin mag-normal delivery, isi-CS na lang daw ako. Eh, kung wala nang magiging ligtas para sa inyong dalawa, edi yun ang gagawin natin. Tony, hindi mo ba namimiss siya pa, Sing? Bigla ko lang kasi siya naalala. Eh, siyempre, namimiss din. Pero sabi ko nga, kung ano makakabuti sa'yo at sa magiging anak natin, eh di nang gagawin natin. Hala naman akong magagawa, kundi ganun talagang dapat natin gawin. Nakakaawa kasi siya eh. Baka hindi na siya okay dun sa center. Hindi naman siya pababayaan dun. Janine, mahalaga sa akin si Chapasing. Pero siyempre, mahalaga rin kayo sa akin. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa kanya. Kapag nakakainip na nag-iisa dito sa bahay. Tawagan ko kaya si Sally. Para hindi ako mainip. Wala naman sumasagot. Baka busy siya. Sige na nga, hindi ko na nga lang siya istorbohin. Hanap na lang ako ng pwede kong gawin dito sa bahay. Para hindi ako... Wala na akong halaga kay Tony. Hindi niya kayang tuparin yung mga pinangako niya sa akin noon. Nagbago siya mula nung mag-asawa. Pangako ko po yun, Chang. Gagawin kong lahat para bigyan kayo ng magandang buhay. Talaga? Opo. Malaki pong utang na loob ko sa inyo. At siyempre, kailangan tumbasan ko po yun. Tsaka, hinding-hindi ko kayo iiwan kahit may asawa na ako. Promise ko po yan. Hindi mo pala kayang tuparin at paninigan nyo. Nakakasama ng loob. Pasteng, maya ka na naman. Ikaw pala, Indo. Ilang buwan ka na rin dito sa center. Parang hindi ka pa rin nasasanay. Ewan ko ba? Eh, papalo. Mas gusto mo, lagi kang nag-iisa. Sa halip na makihalubilo ka sa mga narito. Eh, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin. Bakit kailangan humantong sa ganito ang lahat? Wala na kasi silang pakialam sa atin. Kaya nga,
pinabayaan na tayo ng mga taong akala natin pinahalagahan tayo. Yun. Yun ang nakakalungkot. Kaya tanggapin na lang natin na dito na tayo mamamatay. Malayo sa kanila. Namimiss ko pa rin siya. Lagi kong naaalala. Ikaw kaya, iniisip ka rin ba niya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Otol, sino tatawagan mo? Ang misis ko. Mamaya mo nagtawagan. Pumunta ka muna sa office ni boss. Gusto ko raw makausap. Ha? Bakit daw? May i-discuss sa'yo eh. Baka promotion yun, Tol. Naku, sana nga magdilang ang Helga. Dahil kailangan ko yun. O sige, napuntahan mo na si boss. Balitaan mo na lang ako. Naku, ang daming missed calls. Tinatawagan pala ako kanina ni Jadine. Naka-silent kasi itong cellphone ko, kaya hindi ko naririnig. Tapos busy pa ako sa pagpapakintab nitong sahig. Tatapusin ko na lang muna itong iba ko pang trabaho sa bahay. Mamaya ako na lang tatawagan si Jadine. Tiyak kasing mahabang kwentuhan yung kapag tinawagan ko siya. Eto na nga siya. Tumatawag na naman. Sasagutin ko na ba to? Marami pa akong gagawin eh. Sige na nga, sasagutin ko na. Baka importante. Hello, Jadine! Sunny! Jadine! Okay ka lang? Anong nangyayari sa'yo? Gawin ko? Tulungan mo ko. Hello? Tulungan mo ko. Jadine? Naputol ng pag-uusap namin. May nangyari sa kaibigan ko. Kailangan puntahan ko siya. Sumasagot. Hindi nakalaki tong pinto. Jadine! Jadine! Walang tao. Wala siya dito sa bahay. Nasaan kaya si Jadine? Lalabas muna ako. Baka may nakakaalam na kapitbahay. Hinahanap mo ba si Jadine? Opo. Tinawagan niya kasi ako. Kaya lang, wala siya dito. May nagsugod sa kanya sa ospital. Ano ho? Diyos ko, ano kaya nangyari sa kanya? Si Tony, kailangan kong tawagan at sabihin ang nangyari sa asawa niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jadine? Tony, ang baby natin. Okay siya. Healthy. At salamat sa Diyos. Ligtas ka rin. Pasensya ka na, ha? Dahil wala ako sa tabi mo nang kailangan mang tulong ko. Hindi ko inaasahan. Manganganak na pala ako.
Sabi kasi nung OB ko, sa susunod na buwan pa ako, dadaan pa ako sa cesarean operation. Kaya nga ang sabi ng doktor, himala ang nangyari. Mabuti na lang, nadala ka kaagad dito sa ospital. Nawalan ka ng malay sa bahay natin. At nagkaroon ka rin ng palpitation. Kaya talagang delikado. Salamat na lang at may nakakita sa'yo. Kaya nadala ka kaagad dito sa ospital. Bago pa magkaroon ng iba pang komplikasyon. Ipinahintulot ng Diyos na pasyalan niya tayo, Tony. Kaya nakita niya ang nangyari sa akin. Nakagawa siya ng paraan. Sino? Si Chapasin. Siya ang nagdala sa akin dito sa ospital. Katulong niya si Tata Luis. Ang Chang? Oo. Namimiss niya na kasi tayo. Bakit umalis pa tayo sa ospital? Hindi mo hinintay na dumating si Tony? Ay, hindi na. Tsaka ligtas na si Janine, pati ang apo ko. Akala ko ba gusto mo makita ang anak mo? Oo nga. Pero paano kung ayaw niya na ako makita? Hindi nga niya ako hinanap man lang. Uy, baka naman may dahilan. Ewan ko. Mas mabuti kung magkakaharap kayong dalawa at Pasing. Tony, bakit? Wala na ba talaga ako? Halaga sa'yo. Chang, sorry po. Kinalimutan mo na lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa ko sa'yo. Chang, hindi po yun totoo. Nahirapan lang talaga akong magdesisyon. Dahil nga inisip ko rin ang kapakanan ng asawa ko. Ayoko may mangyari sa kanya, pati sa magiging anak namin. At ako posibleng maging dahilan. Chang, sorry po. Sorry kung nag-isip ako ng ganun. Tatawarin niyo po ako. Ang totoo, naghirap din ang kalooban ko na hayaan kayo sa center. Naalaman ko kasi na doon kayo tumutuloy. Pero nakikibalita ako tungkol sa inyo. Pero kahit nagawa ko kayong tiisin, iniisip niyo pa rin ako. Dahil nga bumisita kayo sa bahay natin at nagawa niyong iligtas sa mag-ina ko. Chang, hindi lang buhay ko ang utang ko sa inyo, kundi maging buhay ng aking mag-ina. Kahit naiinis ako sa iyo, at kahit napagsasabihan ko si Janine, mahal na mahal ko kayo. Ang gusto ko lang naman, matuto si Janine. Dahil marami pa siyang hindi nalalaman. Ang mali ko lang, nakapagtataas ako ng boses sa kanya. Pero ang gusto ko, matandaan niya. Sana po, Chang, patawarin niyo ako. At huwag nang sasama ang loob niyo kay Janine. Kung sa kanya po ako nakapokus yung attention ko. Naiintindihan ko yun dahil asawa mo siya. At tanggap ko na ang mga naging pagbabago mo. Salamat po, Chang. Sorry po talaga sa mga kasalanan ko.
at yung pagbabaliwala ko sa inyo. Hayaan nyo, Chang. Babawi na lang po ako. Babalik na po kayo sa bahay. Dahil kailangan namin kayo ni Janine. Lalo na ngayon, mayapo na kayo. Ang gusto namin, maging katuwang kayo sa pagpapalaki sa aming anak. Turuan niyo po kami, Chang. Gaya ng ginawa niyong pagpapalaki sa akin. Oo naman. Sabik na rin akong kargahin ng aking apo. Kaya kalimutan na natin ang mga nangyari. Magsimula ulit tayo. Para sa isang mas magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Nagkamali ako na hindi nagtira lang para sa akin. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan nang isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako, ang Bukas.